Magandang araw sa atin at magkagawa. Ngayon meron tayong i-check na isang Fujitsu bottom pressure refrigerator. So ang kanyang pinaka-chiller dito ay hindi lumalamig. So i-check natin ito kung ano yung problema. So parang pala natin ang kanyang controller board, kanyang thermostat. Gawa nga ng may pre-diagnose tayo na nagkakumapatay sa ating compressor. So parang na-check naman natin ngayon ang pinaka-problema talaga ay kanyang fan motor. So check natin ito at saka ano magiging recommendation natin dito. Itong kanyang chiller, mapapansin nyo wala nga talaga. Pero okay naman, kanyang setting ay naka-number 2 siya, okay siya. Dati nasabing issue rate, okay naman. So para ngayon, nakikita natin is functional siya. Oh. Okay naman o. Oh. 1, 2, 3, 4, 6, 8. Mapapansin natin yung super, di ba? Parang 1 lang din yan. Ibig sabihin yung 1, mas malamig sa lahat. Ah, 1 na yan. Oh, okay. Kasi, di ba, kung imagine mo yung numeric niya. Parang pabaliktad siya. Ayun, natural. Usually, ganun naman talaga eh. Pagdating sa lamig, kung ano yung pinakamababa, yun ang malamig. Kasi kung mapapansin, okay naman yung ano natin eh. Kasi ito, pag ito nagpo-frost naman to. Oh, okay. Kasi nakikita natin ngayon, wala tayong nakikita ng problema. Bali settings lang nakikita natin. Tsaka itong ilaw na to, usually ganun talaga siya, nagbli-blink habang bukas siya. Lagay mo lang, sasara mo lang sa, tapos mga ilang seconds na naman, eh, mag-stable mo siya. Kasi ito, siyempre hanggang sa kukuha ka lang naman ah. So, ibig sabihin, hindi siya design na nakatiwangwang siya napagkatagal-tagal. So, tinan mo, yung ilaw, nag-stable na naman siya. Sa ngayon, sa nakita natin ngayon problema, ito, mapapansin mo, ang laki ng ano eh. Since inverter siya, dapat dun tayo sa maliit. Sila po naglagay. Kaya ngayon, ayan, para sa ngayon pa lang, nakasara siya. Diba? Kaya, dahil nandito siya. Oo, diba kasi malaki. Usually, dapat pag malaki, nandun yung lamig, di ba? Uh-huh. Kasi malaking opening eh. Uh-huh. Pero baliktad yan. Uh-huh. Kung wala lang mas maliit, pagdating sa inverter, ayan, kasi ewan ko bakit tinawag inverter, di ba? Diba inverter, di ba? So ngayon, pagdating kay Fujitsu sa design niya, yung malaking sign, gaya nito, ibig sabihin, papalaki siya. Uh-huh. Ano po yun? Pasara yun. So ngayon, lumalabas, totally ngayon, nakasara siya. Sila po nagtanong kaya, tinanong ko po eh, sabi ko, ano? Talaga bang sarado or bukas? Para makita natin talaga, ma-witness natin na kasi sa ngayon ma'am, wala akong nakikita ng agad na problema oh. Kasi gaya ng sinabi mo, ito una, nagpo-frozen siya. Ayan o, oh. Frosting. Ayan o, oh. Tigas niya. Ito, tingnan ito, ito yung ano. Tigas. So, ibig sabihin, namimit niya yung ano, nagpa-function siya as freezer. Ngayon, ang pinaka-problema lang natin ay yung pinaka-chiller niya. Uh-huh. So, karon magkaroon tayo. Pero ano, dati po, nandito rin yan eh. Oh. Hindi na doon lumalamig eh. Yun, kahit nandyan yan or ngayon, pag hindi naman, eh kung naiwan yung pinaka-slatch niya, pinaka-splatch niya sa loob. Uh-huh. Yung pinaka-latch niya. Uh-huh. Itingnan natin kung anong opening. At saka kung bakit walang hangin na umakyat. Ngayon, kung walang umakyat na hangin, check ko na lang. Possible po yung fan din. So ngayon, wala tayong umakyat nga. So wala. Malalaman natin yan, sisilipin natin yan. So yan talaga may napansin natin. Walang lumalabas na hangin. So ito, wala siyang lumalabas na hangin, wala lumalabas na hangin. So titingnan natin kung bakit. So ano ba yung nandito? Sisilipin natin yan. Para malaman natin kung bakit walang umakyat na lumig. Kasi lumalamig sa baba eh. Tumatakbo yung kanyang compressor. Check natin. Yan, gumagana naman kanyang compressor. Okay. Successful, napaka-init din naman. Kanyang filter dryer. Okay naman yung init. So, para okay siya. So, ito magagawa ang kanyang opening. Mapapansin natin. Ano yung lumalabas na hangin. So, ito naka-engage mo ng ating door switch. Mas parang lumalabas pa rin ng hangin. So ngayon, kukonsider natin na may check yung ating fan. Okay naman yung ating
Bintili ang ating air vent. Sinipili natin kung ilang problema. Ayan o. O diba? Nasa anong position siya ngayon? Nasa malaki diba? Sabihin, naka-cross position natin. Maliit na opening o. Sarado, halos wala siya eh. Itutulak ko siya pupunta sa maliit. Anong kalagayan? Ayan, nasa maliit na tayo. Ayan. Nasa isang maliit ng tenostar. Ano nangyari? O, diba? Lumakas ang lumaki ng opening. Yung sabihin, itinadjustan, nandito yung malakas ng maliit. Tapos itong maliit. Ngayon, since wala yung fan, titsik ng fan. Uusog tayo. Ganun yung pag-check, uusog tayo. Pausog tayo ng pausog. So, yung magagawa, titsik natin ito ngayon kasi hindi gumagana yung fan motor. So, silipin natin yan kung bakit. Baka nag-i-build up. Kung ano man lang dyan, tingnan natin, baka kumakalang lang. So, yung magagawa, sinusukatan natin ang kanyang power supply para sa kanyang fan motor. Sumpol ang okay naman 12 volt stable. So, bakit tayo tumatakbo? Yung sinasabi ko magagawa. Ito naman kasi, pag tinister natin, okay, may reading siya. Pero kailangan pa lang talaga natin ang actual. Ibig sabihin, hindi siya gumagana. Kaya wala siyang kalamig-lamig na binibigay papunta sa taas. So, ito naman, stable ang ating 12 volts. Kaya bubuksan natin itong ating kung mawawala yung kanyang 12 volts. Ibig sabihin, nag-reset ang kanyang door switch. Yan natin. So, kaya tuloy-tuloy yung kanyang takbo. Sana tuloy-tuloy yung kanyang takbo. Tuloy-tuloy naman o. Maraming isang problema. Ayan. So, kita kayo yung balikin natin kung pagkakaroon ang kanyang fan. Kasi mali. Wala naman kumakalaw. Okay naman kanyang opening. Sige. Ayan o. Ayan, may problema ating fan. Mahina na. Kaya palitan natin ito. Ito ang pinaka-problema niya. Okay, nakita natin ang pinaka-problema ay kanyang fan. Okay naman kanyang ventilation. Wala siyang baran. Saka hindi siya nag-guide build up. So, pinaka-problema niya lang talaga yung fan. Ayaw gumana. May power supply naman siya na 12 volts at saka 5 volts. So, okay. See? Nakita natin yung problema niya. Ay, ito ang kanyang fan na nandito. Sige. Tapusan na natin ang bago para makulitan natin. Para mag-tulungan operation na siya. Sige. So, yung kagawa, tuloy natin ating na-check itong ating unit ito. So, ating na-fan out ng kanyang pinaka-fan motor ay may problema. So, may power supply na ating voltage dito ay stable naman. So, siya lang talaga nga ito makumulat. Matapos siya ng konti pero namamatay din. So, yung kagawa, maraming salamat sa ating pagtangkilik sa naklaming video na ito. Sana may natutunan kayo. Please like and subscribe to my YouTube channel, Mi Air TV. May refrigeration and air conditioning repair and installation services. Maraming salamat po at magandang araw.